sumisigaw at nagwawala. Tara! Nakagapos ang mga kamay at paa. Ang iba, takot sa hangin at tubig. May pagkakataong nakakawala sa pagkakatali, nagbabasag ng bintana at pilit tumatakas sa silid ang pasyente. Lahat sila nakagat ng hayop at tinamaan ng rabies. Ang 3 taong gulang naman na si Zairu. Nawakwak at halos mapunit ang pisngi matapos atakihin ng isang hayop. Madami po siyang dugo. Halos hindi ko na rin po alam yung gagawin ko nun eh. Paano ito sinapit ng bata? Mula sa bangis ng sakit. Dito sa Rodriguez Rizal namin natuntun ang ina ni Zairu na si Ira Joy. Kwento niya, February 13 nang magpunta sila sa bahay ng kanyang biyanan sa Lucena City. Habang nakatayo ang bata, bigla na lang itong inatake ng isang hayop. Lumabas po kami pa uwi. May aso po dun sa pintuan sa likod po sa labas. Parang nakatalikod po yung anak ko, nahablot po siya ng aso. Nakita pa rin ni Ara Joy habang nilalapa ng aso si Zairu. Kadapa po siya, tapos kinakagat na po siya ng aso. Bali, hinila ko na lang po siya sa aso. Sa mga larawang ito, makikita ang tindi ng pinsalang tinamo ng bata. Nakagat si Zairu sa kaliwang pisngi, kaliwang tenga at sa ulo. Madami po siyang dugo. Halos hindi ko na rin po alam yung gagawin ko nun eh. Dapat mas maliliit. Sa ngayon, unti-unti pa rin nagpapagaling si Zairu. Sabi ni Ara Joy, ilang ospital ang pinuntahan nila bago nagamot at nabakunahan ng anti-rabies ang bata. Tinahi ang mga malalaking sugat ni Zairu. Wala daw po kasing anti-rabies. Pang 5 na pong ospital namin, yun po yung last na po pupuntahan po namin na may anti-rabies po. Inoobserbahan din ang asong kumagat sa bata. Ano ba yung kinakatakot mo na epekto nun? Baka po biglang bumula yung bibig niya, tapos iyak po siya ng iyak. Obserbahan din pa rin po ang hayop for 14 days. Pag may rabies po ang aso, namamatay po yan within 2 to 3 or even 4 days. Dahil sa pribadong ospital dinala si Zairu, kinailangan nilang magbayad para sa anti-rabies vaccine. Hanggang ngayon, may balanse pa silang 3,500 pesos sa ospital. Kung bakit mo ipinaglaban at umikot-ikot para magkaroon ng anti-rabies shots yung anak mo? Kasi ulo po eh, natatakot po ako. Baka po bigla siyang matulog na lang, tapos hindi na po siya magising, ganun po. Kinatatakot ni Ara Joy nangyari sa ilang pasyente ng San Lazaro Hospital na makikita sa videong ito. Naging agresibo at nagwawala na kaya kinailangang itali ang ilang pasyenteng nakagat ng aso. Lahat sila tinamaan ng rabies. Lahat sila tuluyang binawian ng buhay. Muli kaming bumisita sa San Lazaro Hospital Animal Bite Treatment Center nito lang Martes. Mahigit 500 pasyente ang nakapila. Lahat sila naghihintay na mabigyan ng bakuna kontra rabies. Tulad ni Lola Laura Policarpio na galing pang May Kawayan, Bulacan. Inagat ako ng aso ko eh. Dalawa sila nag-away. Hindi ko alam kakagat din ako inawat. Dinala rin dito sa ospital ni Lola Melchora Mapa ang kanyang apong si Neil Lawrence, 7 taong gulang, na nakagat din ng aso. Nilaro po niya yung aso kagabi tapos bigla po siyang kinalmot sa mata. Sabi ni Dr. Ferdinand de Guzman, spokesperson ng San Lazaro Hospital, inasahan nila ang pagbaba ng bilang ng mga nakakagat ng aso noong nagka-pandemya.
pero kabaliktaran daw ang nangyari. Hindi makalabas ang mga tao na sa bahay lang, tumatawid lang sa kapitbahay or malapit sa kanila, nakakagat po ng mga aso. So hindi pa rin po nawalan kami ng mga patients na dog bites. No, hindi kami bumaba sa 100,000 in 2020. Ipinakita sa amin ni Dr. De Guzman ang isolation room kung saan ina-admit ang mga pasyenteng nagpo-positibo sa rabies. Nilalagyan po ng rehas kasi pag takot na to po sa tubig, takot na sa hangin ang pasyente, wala na po siya sa sarili. So nagiging aggressive po, yung iba po lumulundag sa bintana, binabasag po ang salamin. Noon lang nakaraang linggo, isang pasyente raw na tinamaan ng rabies ang namatay sa ospital. Ganito ang kalunos-lunos na sinapit ni Marlon Lucina, 32 years old, mula Tuguegarao, Cagayan. Kwento ng kanyang kapatid na si Irene, February 1, nang idaing ni Marlon ang pananakit ng katawan. February 4, nanginig na raw si Marlon at nakaramdam ng takot sa hangin at tubig. Bigla naman pong hindi siya makalunok ng tubig. Tapos pag mahanginan siya, natatakot bigla siya, ma'am, sa mga ganun. Noon na raw umamin si Marlon na nakagat siya ng aso noong November 2021. Paano nga ba na ililipat ang rabies virus ng aso sa tao? Sabi ng eksperto, maaaring malipat ang rabies sa tao kapag nakagat, nakalmot, nadilaan o natalsikan ng laway ng hayop tulad ng aso. Rhabdovirus po, sa mga ugat po siya. Sa mga ugat po siya, magta-travel po all the way to the brain kasi it is a disease of the nervous system po. Ang average incubation period po is 20 days to 90 days. Kabilang sa mga sintomas na maaaring maranasan ng taong positibo sa rabies, ang paglalaway, hirap sa paglunok, pagkasilaw sa liwanag, at ang pinakamalalang kaso, nakararanas ng takot sa tubig at hangin. Takot sa tubig, takot sa hangin. Terminal stage na yun. Dahil na rin sa kakulangan ng paggamutan na may anti-rabies vaccine, may ilang umaasa sa alternatibong paraan. Sa videong ito, makikita ang paggamit ng tandok o sungay ng kambing sa pag-aalis daw ng rabies. Hiniwa ang sugat na kinagat ng aso at saka sinipsip daw ang rabies gamit ang tandok. Wala pong scientific basis yan. Akala nila pag sinipsip po, wala na, nasipsip na ang virus. Hindi po totoo yan because aakyat yan dadaan sa ugat. Mas maganda pa rin po magpabakuna. Sabi ni Dr. De Guzman, walang kakulangan sa supply ng bakuna kontra rabies sa bansa. Ang naging problema, marami raw bite center sa bansa ang nagsara dahil sa pandemic. Sabi ng Department of Health, nasa 200 hanggang 300 Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa rabies. Sa ngayon, pagkakapon at pagbabakuna ng mga aso ang nakikitang solusyon sa hindi mawalang problema ng rabies. Matagal ng problema ng Pilipinas ang rabies. Kaya naman, importanteng maging responsableng pet owner. Pabakunahan ang mga alagang hayop at maging armado ng tamang impormasyon para maiwasang malagay sa peligro ang buhay ng tao.